Hi everyone! Welcome back to my channel. My name is Lian. So for today's video, I invited my best friend to share her insights about long distance relationship. So keep on watching and enjoy this video. Hi! Hi Beshing! Hi everyone! So guys, today I invited my best friend and she will share her insights about long distance relationship. I know some of you are in a long distance relationship setup. So enjoy watching this video. Hi Beshi, how are you? Hi Beshi, I'm okay. So guys, Tagalog. Pwede naman mag-Tagalog, no? So guys, we are laughing because we need to speak English. Should we speak English or Taglish? Baka pwede naman, nag-Tagalog. Mag-Tagalog na lang tayo. Taglish. Okay, so guys, we are going to speak Taglish. Okay. Tagalog, English. But before that, Beshi, kwento mo naman sa kanila kung paano nagsimula yung friendship natin. Okay. Hello everyone. Sorry, this is my first time kasi and Orange for me, but for my best friend, I can do it naman. We started way back 2018. We first met sa school. She was a preschool teacher and then ako sa ibang field ako, like I'm a teacher for high school students. And as you can see, magkaiba kami ng line of work. She is actually focused sa mga children talaga, little children. And ako sa mga malalaking bata na ayan. And nakilala ko si Lian. The first time I saw her was nung nag-interview sa school. Cool, ayan. So, may blonde hair pa siya. And, blonde hair pa siya noon. And, sobrang dal-dal niya talaga. And, kung ano-ano kinukwento niya sa akin. So, nag-meet kami together. Kasi, I am the shy type kasi. Tapos, siya yung very extrovert. So, nagkasundo kami agad. And then, in total, we have actually 5 years and counting na sa friendship namin. And right now, LDR kami dalawa as best friends. So, nauna na siya sa US. So, ino siya ng kanyang fiancé. Now, her husband. Yes naman. And ako na dito pa ako sa Pilipinas. But I also have my US husband din. So, parehas kami ng tadhana. So, best friend talaga kami dalawa. Walang duda yun. So, ayun guys. So, dagdagan ko lang yung sinabi ni Beshi. Beshi yung tawagan namin. So, nagkakilala kami sa isang school kasi sabay kami nag-apply. Tapos, after nun, nalaman namin na sobrang lapit lang pala ng bahay namin sa isa't isa, kaya madalas kaming sabay mag-commute, ganyan, and so on. The rest is history. Ayan, Beshi, are you ready for our podcast today? Yes, I am. Okay, so guys, I am going to ask questions about LDR to my Beshi, and she is going to answer. Beshi, are you ready for the question number one? Of course. Okay. So, when and how did you meet your husband? Ayan, thank you so much. Oh, para tayo nasa pageant. It's universe ba ito? Kasi tayo guys, don't judge me. It's already 10 PM here, but coffee is live. Yes, coffee. Cheers. Coffee talks. Ayan. Ang haba din kasi, no? So, to make it short na lang din. I met my husband through online dating app, actually. It was during the pandemic years, the year 2021. And
I'm just doing it for fun lang kasi it was really boring during that time. And walang ginagawa sa bahay, di ba? And if I am going to look back to that experience, as far as I know, we are actually staying in in our school, di ba? Tama. Nag-stay in tayo sa school noon kasi pandemic and we are not allowed to go outside. And then, just for fun and, you know, sort of entertainment din. So, nag-decide ako mag-try lang mag-dating app because I was single before that naman. I was actually single for 3 years. The last time I had a relationship was 2020. And, ano, no. Mali. 20... Ayan, di na matandaan yung dates. Pasta kasi. Tsaka, 2019. I think 2019 ako na single. Tapos, 2019. Mm-hmm. The year, full 2019, 2020, 2021, wala akong relationship. And then suddenly, I met my husband through an online dating app called OkCupid. And then, just for fun, we just talk, and hindi na namamalaya na nagkaka-developan na pala. And then, year 2022, he decided to come here in the Philippines for the first time. And then, nagtuloy-tuloy na siya, ayun. So, ganun lang yung love story namin. And the first time we met each other, yun lang. Wow. Okay. What social media app do you use to communicate with each other? Ayun. So, the first time kasi sa OkCupid na dating app, meron dong chat feature. But since you have to subscribe kasi, like, you have to pay sa OkCupid But, of course, I don't want to pay for that long. So, I asked my husband or boyfriend during that time na we can use WhatsApp. So, yun yung ginagamit namin until now. So, nag-WhatsApp kami and it was really good kasi it's very private and, you know, marami siyang magagandang feature. So, that's what we are using right now. Okay, now this is an exciting question. So, Beshi, gusto ko kwentuhan mo kami. What happened during your first meeting? First meeting. Kasi ganito yan. I don't know if you remember, Beshi, di ba? We went to Boracay during that time. That was May 2022. We spent like 3 days there, and then your fiancé, di ba? Kasama mo yung fiancé mo noon eh, nung pumunta tayo sa Boracay. Oo, kasama ko si Cody doon. Oo. Tapos ako, medyo na-challenge ako talaga. No? Sabi ko, yung best friend ko, kasama niya na yung fiancé niya. But for me, parang hindi pa siya na-uwi dito. So, chinat ko siya, sinabi ko sa kanya na kailan niya babalak pumunta dito, kailan pa, ganyan. And then, we are actually going back to Manila. And then, he just said to me na he's planning to go here na. So, that was, di ba nandun tayo May 12, 13, 14, if I am not mistaken. And then, he said na he will come here on May 15. So, ang bilis. Sabi ko, bakit ang bilis? Sabi ko. Tapos, ayun, nagdire-diretso na. And to be honest with you, he just spent 3 days here in the Philippines. And it was not really easy because it was the first time. You know, my parents are not that in favor yet of our relationship kasi it was the first time. So, I understand my parents naman during that time. But, of course, because of his conviction din naman, and I am really proud of it, kahit 3 days,
parang ginawa niya kyapo ang Pilipinas. Yeah, sobrang bilis. 3 days lang siya nag-stay dito just to prove na he's a human being. that he exists. So, from that time on, ang ginawa lang naman namin nun is we just, like, go on dates like that and then kumain lang kami sa labas, nag-arcade lang kami. Very simple lang. And we are not kind of the couple naman kasi na ano, yung very outgoing. So, ayun. Yun lang. Ayun, dagdagan ko yung sinabi ni Beshi kasi ako, nung na-meet ko yung husband ko first time, doon ko nalaman na, ay, seryoso to. Yes. So, parang, ano na yon, doon na ako na, hala, ito na ba yon? Ito na ba yon? Yes. Kasi sino ba naman ng taga-ibang bansa na pupunta sa Pilipinas to think na ang mahal-mahal ng pamasahe, yes, nakakatakot sa airplane, di ba? It's very risky. Pero to think na binisita nila tayo, ibig sabihin, seryoso, ito na yun. Yes. At saka tunay na tao yung kausap mo. Correct. Hindi scammer. Yes, yes, that's true. Kasi nung nakita mo siya in person, na starstruck ka ba? Ano, I didn't thought talaga na gano'n yung itsura niya kasi it was really different. Kasi pagka video call mo siya, like katawagan mo siya, iba yung itsura niya eh. Pero pagdating sa airport, sabi ko, oh wow, nag-meaning-meaning. Okay, next question, Beshi. So, nung nandito siya sa Pilipinas, ano yung pinaka-favorite niyong ginagawa? Oh, okay. Actually, ang pinaka-favorite talaga namin ginagawa is very basic lang and sobrang simple lang. Going on sa grocery store together. Nagpa-plan kami ng food for a week. Like, talagang sinusulat namin yung food namin for a week. Kasi, ano kami, we do not want talaga na lagi kami order sa labas. And really want to cook talaga. So, magsusulat kami ng weekly, ano namin, weekly food namin. And then, we go to the grocery store. And then, after that, we went back home and cook together. Ganun lang. Very simple lang. And sa when it comes to adventure kasi, we just really like to stay lang inside. And kung lalabas kami, more on arcades talaga yung pinupuntahan namin. Ayun, ganun lang. Ang sweet! Eto na, Beshi, balik na tayo sa LDR. So, di ba, binisita ka na niya, tapos yan, LDR na naman, iyakan na naman. Yes. So, kapag LDR, Beshi, ano yung madalas niyong pinag-uusapan? Kasi yung ibang couples, some couples, wala na silang mapag-usapan, wala na silang magawa. So, kayo, paano yung pinapa, ano tawag dito, pinapaganda yung LDR? Ano yung activities na ginagawa nyo kahit malayo kayo sa isa't isa? We are actually in a long-distance relationship for 3 years na. Almost 3 years. And as couples kasi, as we, as husband and wife, we are not that kind of couple kasi na we are too attached with each other. We know, like, meron kaming tinatawag na personal space and everything. What we usually do, we never stop updating each other. Like, number one challenge kasi na LDR relationship is time zone. Siyempre, given na sa kabilang mundo talaga siya galing and nasa kabilang parte din ako ng mundo, it is essential for those couples na nasa long distance relationship na to keep that person updated kung anong ginagawa mo during the day. Like, yung mga simple greetings in the morning, that is actually part of the routine na eh. And yung mga different experiences na ginagawa mo dito sa, say for example,
there's an event, pumunta ka sa birthday party ng relative mo, you share it with that person. So, you take pictures of that and send it to that person. Very, ano na yon, very... basic. Yes, ma-appreciate na yun ng tao kasi nag-a-update ka sa kanya and you are putting that person as a special someone talaga na mahalaga siya sa'yo. So, ganun yung ginagawa lang namin. Kung may kakaiba kaming ginagawa, like we go to parties or we go to an event, we have like, for him, napunta siya sa mga team dinner niya, pinapakita niya yun sa akin, and pagka nakita niya na merong kakaiba doon sa places, sinishare na din sa akin. So, that excites you eh, na oh, sooner or later, may kita ko yan in person. So, ayun, ganun namin kiniklip yung flame. Ayun. Ayun. So, for in my case, since sometimes, let's be honest here, sometimes kasi naging boring na yung mga conversations. So, what me and my husband did during LDR is we play games together. And then, we also watch movies together through Discord or Zoom. Do you also watch movies together? Before, nung una-una pa, yung BF, yung boyfriend-girlfriend pa kami. Ngayon kasi medyo nag-mature na yung relationship namin. And we talk about serious stuff na. But talagang ang lagi namin ginagawa is updating. Yun talaga yung pinakamahalaga eh, mag-update. And unlike you, kasi kayo dalawa ni Cody, iba talaga kayo eh. Sobrang very, ano kayo eh, yun yung outgoing person. Kasi kami ni Nick, magkaiba talaga. Nagkakaparehas kami minsan sa personality. Yung tahimik lang, yung hindi kami masyadong tawag dito, adventurous talaga din. But what I'm sure of is we know how to communicate and that's what's important. Yun naman talaga pinaka-importante, marunong ka makipag-communicate. Yun lang. Saka dagdagan ko rin yung sinabi mo, Beshi. So nung LDR din kami ni Cody, we always make sure na we text each other every day because in that way, you show respect to your partner so that your partner will not overthink. Because yes, in my case, I am such an overthinker, I am such a jealous type, insecure, but looking at Cody, I really appreciate him because he gave me assurance so that I will not be, you know, jealous or overthink. So, yeah. Ayun, oo. Ano na, sapat na yung communication talaga araw-araw. Hindi siya dapat mawala. Kasi kapag nawala na siya, wala. Talagang mabuboard. Mabuboard ka na talaga. And you will see something talaga na there's something wrong. So, if hindi mo, pag marunong ka kasi makipag-communicate doon sa partner mo, wala kayong may isip na kahit ano. So, correct. Yeah. Okay, next question. So, you are now married to Nick. So, for this question, what qualities do you like the most from Nick? But siya yung pinakasalan mo, Beshi? Kwento. Okay. Number one, ito talaga pinaka, sobra talaga. Understanding, very understanding talaga, and very patient. You know that I am not different from other girls naman. Sometimes, moody, sometimes, alam niyo yun, natapo, tinutoyo, kung ano-ano. Toyo. Diba? Toyo is real. Ayan. So, si Nick kasi sobrang understanding and very patient siya. He knows how to handle, you know, yung pag-iintindi niya sa akin. Sobrang haba talaga ng pasensya niya sa akin. I know sometimes, binibigyan ko siya ng sakit ng ulo. Yung mga maliliit na bagay, pinapalaki ko. Or yung mga konting kibot niya, issue na sa akin. Yung mga ganon. But still, he stays.
that's, you know, that's something kasi na sobrang na-appreciate ko sa kanya. So, ayun, yun lang talaga, understanding, very patient talaga. Actually, pareho din tayo kasi yun din yung nagustuhan ko kay Cody, kaya ako siya pinakasalan, is sobrang understanding niya, sobrang matiisin niya. Beshi, kilala mo ko, ha? Yes. Napakahirap yes. Sa pag-iisip. Oo, kahit topak mo, ina-handle ko din eh. Ang dami-dami kong issue sa buhay. Lahat ginagawa ko ng issue, kahit malikat katitin yung ginagawa ko ng issue. Oo. But, ang swerte, ano lang, ang swerte nating dalawa kasi nakahanap tayo ng ganung husband na understanding talaga. Yun talaga yung number one, hindi yung nag-iba ka lang, break agad. Hindi ganon. Correct. Diba? Ayun. So, next, eto, medyo serious na tanong, Beshi. Yeah. How do you both handle love quarrels? Paano nyo hinahandle yung pag-aaway nyo? Pag nag-aaway kayo, ano yung nangyayari? Or ano yung solusyon? Kapag okay. Just to mention again, we are also like other couples out there na we face quarrels, fight, and everything to the point na you know, alam niyo yun, to the point na you have to look for reasons na to stay. Parang mga ganon. And that is very normal for couples naman to experience. And I think what we do kasi, this is something different from Pinoy's kasi. Sabi ng mga Pinoy, most or some of the Pinoy sinasabi nila na huwag matutulog ng hindi nagkakaayos. Diba? May mga ganun silang standard. But for us, couple, kaming dalawa ni Nick, hindi. Kasi there are things kasi na you have to stop. You have to think muna eh. And you go back to it tomorrow na lang. Kasi kapag nag-away kami and we both have this, you know, yung sobrang init ng ulo. Pares kami mainit ng ulo. Tapos we tried to fix it right now, medyo mahirap siya gawin. So, kami, ang ginagawa namin, si Nick, usually ganito ginagawa niya, tutulog na siya. Talagang, ikakalma na muna niya yung sarili niya, and he will come back with, you know, clear mind para pag-usapan kung ano yung nangyari nung kahapon. So, that's how we handle it. And, I think this is very basic na lang for couples din na ginagawa. You have to compromise. So that's the number one tip to fix quarrels. Compromise talaga. Kasi other than all other reasons, you have to choose na during that time na you choose that person. So, ayun. So, yun lang. Ganun lang na ang ginagawa namin. Gusto ko yung word na compromise kasi dapat naiintindihan nyo yung isa't isa kung bakit siya nag-a-act this way, kung bakit siya nag-a-act. So, importante talaga yung compromise. Pero ako, guilty ako, Beshi. Kasi kapag nag-aaway kami ni Cody, ang ginagawa ko silent treatment. It's okay. Kasi you have to do that naman eh. Kasi at least you have to stay silent naman. Kesa yung magdire-diretso ka ng salita. Mas mahirap nun. You don't have any control na eh. Kapag nagsalita ka na nagsalita, tapos mainit yung ulo mo. Kumbaga, hindi ka na makapag-isip ng ayos kung anong sasabihin mo. So, okay lang manahimik. Pero wag naman forever ka na nahanahimik. Ayun. So. So sa amin kasi, di ba may silent treatment na. So ang ginagawa ko, pag halimbawa kalmado na yung utak ko, kinakausap ko na siya, babe, can we talk? I really don't like that you did it for me, blah, 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 blah. So ganun namin sinusolusyonan yung away namin. Pero kasi sa culture ni Cody, talagang straight to the point. Wala nang halo-halo. Talagang
diretso silang ano, kung ganyan sila type. Ganyan din si Lee, very straight to the point din. Talagang And what I appreciate then kasi sa kanya, he knows how to correct me if sometimes talagang pasaway na ako. Na next time, oo. Dapat marunong tayo mag-correct sa each, sa isa't isa na mali ang ginawa mo. Next time, do better, ganyan. So, that's how... You know, kapag ka nag-asawa ka talaga ng ibang lahi, talaga sobra ka mag-a-adjust. So, ayun. Oo, Beshi. Lalo kami dito, since magkasama na kami, sobrang adjustment talaga. Actually, ngayon, adjusting period pa rin kami sa isa't isa. Mahabang adjusting, lalo iba yung culture, especially yung language, nosebleed ka palagi, ganyan. Minsan, tinatagalog ko na lang siya, ano ba, nakakainis ka? Charot lang. Okay, next question. Do you think LDR is worth it? Why or why not? I think it is worth it. Kasi there are many couples out there that na nakaka-survive sa LDR. And, you know, it's... pero masasabi ko na hindi siya for all. It's not for all. Kasi iba-iba tayo ng personality, iba-iba tayo ng standard, iba-iba tayo ng, you know, kakayanan. Like, hindi siya madali. Hindi madaling pumasok sa ganitong klase ng relationship. Because I know for myself na there are certain period talaga na I have experience na it's very difficult. During our years of being together, we're not perfect. Meron kaming mga kinaharap na, you know, issues together na hindi talaga siya, like, madali talaga. But you have to choose always that person. So, it's very worth it kasi yung relationship natin sa mga asawa natin, Deshi, hindi siya, wala, ang pinagkaiba lang naman is magkaibang lahi. Pero, pare-pares lang naman yung pagmamahal. So, ayun, worth it siya for me. Okay. Sa akin, para sa akin, ano siya, super worth it. Kapag nahanap mo na yung tamang tao, with LDR man yan, go for it. Kasi, kung meron kang boyfriend, tapos hindi kayo LDR, magkalapit lang kayo ng bahay, di ba, nag-aaway naman kayo, nagre-result pa sa break, ganyan. So for me, LDR is worth it. You just need to communicate with each other and then, you know, prioritize each other. Yun yung number one. Dapat yung partner mo, siya yung priority mo. So yeah. LDR is worth it, pero hindi ko mare-recommend yung LDR kapag yung love language mo ay ano talaga, physical touch. Hindi ko siya yes. Pag physical touch talaga yung language mo, mahirap. Kasi, ang hirap noon, lagi mo nga hanapin eh, na, oh, ganyan. Tsaka, ayun. Kaya buti na lang, nauso yung iba't ibang love language kasi. Anong love language mo, Beshi? Ang love language ko is, Quality time, magkaiba naman siya sa physical touch kasi yung physical touch is, you know, talagang physical ano talaga, experience. Pero yung quality time, like, hindi ka mawawala ng oras dun sa tao. Ayun, yun yung importante sa akin. Saka, ano, receiving gifts din, I think. Ay, oo nga. Sino ba lang hindi? Ayon. Ako ang love language ko ano, acts of service. Gustong-gusto kong ano siya, binibihisan. Ay. Parang anak lang. Parang ang anak, parang ang baby ko, parang ang baby ko. Basta gustong-gusto kong pinagluluto siya kahit di ako magaling magluto. Gustong-gusto kong
sinusuklayan yung buhok niya, minamassage siya. Ayun. Ewan ko, ganun ko i-show yung ano ko, yung love. Actually, nung kami ni Cody, dun ko na ganito pala ako magmahal. Acts of service. Ayun. Okay. Last question, Beshi. What is your message or tips to couples who are in long-distance relationship? Ano yung gusto mong sabihin or ano yung tips na maibibigay mo sa mga couples na nasa LDR? Stay strong. Stay strong. Gusto ko yun. Ang basic, di ba? Tama naman eh. Tama naman. Oo naman kasi talaga. Kailangan nyo magpakatatag kasi pagka mahina ka talaga, wala talaga kayo mapapala eh. So stay strong talaga, pakatatag kayo, and always make sure lang na communication is there, and wala eh. Sa ngayon na LDR kayo, communication lang talaga muna yung magagawa nyo eh. You have to be open to that person and be honest with that person. Ganun lang. So, that's how you handle it. Kasi, sooner or later, makakabawi ka naman eh pag magkasama na kayo. So, ayun lang. Keep your communication open and be strong. Ayun. O, tandaan mo yan, guys. Stay strong and keep your communication open. Dapat lagi kayong may wifi or mobile. May load. Lagi ko dapat may load talaga. Ayun. Bayad lagi ang wifi para hindi maputulan. Kasi pag naputulan, wala nang communication. Okay, Beshi. So, let's play a game. Are you ready to play a game? Okay. Ayan. So, are you ready for Fast Talk? Sure. Okay. So, game. Fast Talk is inspired by Boy Abunda. He is a Filipino host and he is known for Fast Talk. Okay. Ready? Tea or coffee? Coffee, of course. Natawa siya eh. Sobrang obvious naman eh. Obvious naman, di ba? Tinanong pa pa. Correct. Okay, next. Rice or noodles? Rice. Dine in or take out? Dine in. Pizza or pasta? Pasta. Next. Skirt or short? Shorts. Leggings or jeans? Leggings. Flats or heels? Flats. Ako heels. Ang hirap po siya ng heels. Okay, ito madali lang to. Cat or dog? Of course, you know that already. Ano sagot ko? Cats, of course. Okay, next. Call or text? Call. Hirap. A call, okay. Next. Light on or lights off? Pag ba't may pag-ganon? Ba't tayo natawa? May pag-ganon siya. Pwede both. Wait! Ano, dim light? Ano ba yan? Alam mo kung ano sa akin. Ano? Blinking. Okay, last one. Happiness or chocolates? Happiness.
Happiness. Tayo. Happiness tayo. Doon tayo sa man- sa ikaliligaya natin. Okay, thank you so much, Beshi, for joining. Thank you so much. Thank in you, my Ben. Podcast today. Don't worry, guys. Beshi will be a regular in my channel. We will have more podcasts in the future. Right, Beshi? Yes. Can you tell the viewers to subscribe to my channel? Thank you so much, Beshi, for this opportunity. This is my first time, actually. Please subscribe to my best friend's YouTube channel. I know this is one of her dream, and I want you to become part of it. So keep subscribing. Yeah, road to 1,000 subscribers now. Yes. Congratulations. Okay, thank you so much, Beshi. See you next time. And thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe to my channel. Bye, everyone. Bye.